Magandang umaga po sa inyong lahat. May ina-observe ako eh, sabihin ko nga. So, good morning! Good morning! Mas malakas talaga mag-ingin. Ako po ay higit na isang taon na since na ako po ay nagsalita sa Tagalog service. At tinitingnan ko kung mahilig po ako tumingin sa history. The last three Sundays ko, puro may similarity yung mga preacher. Yung first Sunday ng buwan, Pastor Pangsil. Pangalawa, si Pastor Florentino Mina. Tapos ako po. Lahat po kami may M. Mestizo. Okay. Tsaka, magagandang lalaki. At, ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataon ito. At gusto, bago po tayo manalangin, sabihin nyo nga po yung The Lord will bless me today. The Lord will bless me today. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, The Lord will bless you today. The Lord will bless you today. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, aming Diyos, kami nagpapasalamat sa pagkakataon ito. Salamat po dahil kahit na mabago-bago ang panahon sa labas, kami pa rin ay dinalang mo dito na ligtas dahil kami ay nasa ilalim ng iyong pakpak, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pribilegyo na iyong binigay. At itago niyo po ang inyong anak na magbibigay ng salita, Panginoon. At ang salita mo ang marinig, ang mga tinig mo, Panginoon, ang marinig sa aming mga puso't damdamin. At ang salita ay manalig sa aming damdamin, Panginoon, ipakita namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Panginoon, kayo po ang maging sentro ng aming panambahan, maging sentro ng aming buhay, maging sentro ng aming pamilya, O Diyos. At sa buong araw na ito, Panginoon, tinataas namin ito lahat sa matamis mong pangalan. Amen. Amen. Napaka-bilis po ng panahon. Nasa pangatlong linggo na po tayo ng Easter. At I hope na sa lahat po ng sermon na ating narinig simula ng Easter Sunday ay naglaman na po ng pag-asa ang ating mga puso na magiging maganda din ang ating buhay. At ngayon po ang ating pagbubulayan ay nandun pa rin po sa avenue ng pag-asa. At makikita po natin sa ating ebanghelyo, ng ating binasa, ay tungkol sa kay Cleopas at sa kanyang kaibigan na naglalakad patungo Emmaus. At ito ay na-account habang nung during the same day ng resurrection ng ating Panginoon. Kagaya nga po ng nakasaad sa verse 14 to 15, habang naglalakad si Cleopas at ang kanyang kasama, ay biglang dumating at habang dinidiscuss yung mga pangyayari, ay biglang nagpakita ang ating Panginoon. Kung titingnan natin mabuti yung event po na iyon, certain tayo, panigurado tayo na ang pinag-uusapan nila ay hindi masaya o hindi magaan. Hindi siguro ang pinag-uusapan nila hindi tungkol sa napanood nila kay Tulfo o hindi ang hindi nila pinag-uusapan ang mga nangyayari sa showbiz. Kundi ang kanilang pinag-uusapan ay napakabigat sa kanilang mga puso't damdamin na parang isang malaking bato. Ang kanila ang sa tingin nila isang malaking bato ito para sa kanila. At na itong bato na to ay bumagsak sa kanilang mga katawan. Ngayon, sa panahon po ito ay hindi na tayo masyadong makakita ng malalaking bato. Siguro ang pinakamalapit na bato ng ating makikita ay pupunta na tayo sa bandang mga beach side, no? Sa mga bandang mga dagat. Makikita natin sa Stanley, yung mga rock formations, makikita natin sa
sa bandang Ripples Bay, mga Bato din. At kung i-imagine natin, tayo rin po ay meron tayong binubuhat na malaking bato sa ating po, sa ating pang-araw-araw na buhay. Sipin niyo kung tayo ay nagbubuhat ng malaking bato, siguro mas dahi pa natin yung nag-gym. At yung bato na sinasabi ko po ay hindi literal na bato. Kung hindi, yung bato na dala-dala natin ay figure of speech. Kung saan ito ay bato ng paghihirap. It's a boulder of hardships sa ating mga buhay. Habang binabanggit ko po yung salitang bato, ay it reminded me na paalalahanan po ako sa aking ginagawa sa aking trabaho, na kung saan ako po ay involved sa mga future projects po ng MTR. So ano po ibig sabihin nun? Marami pa pong station sa mangyayari sa ganap na 10 years ng ating dito sa paninilbihan sa Hong Kong. Baka po magkaroon na po ng station dito sa MIC para po hindi na po naglakad mula po well, no? Pinopropose ko po yun para po wala na pumalik. Sana nga. Para po hindi na po pumapol sa curfew. At sa stage pa lang po ng project namin ay ina-identify na namin kung ano yung mga critical na mangyayari o pwedeng gawin sa bawat MTR project. At isa po sa mga critical na kailangan namin isipin is yung paano namin bubumpalin yung mga bato. At sa isang istasyon po na aking pinaplano ay dalawang taon po ang ibubugon ng MTR para lang butasin yung batong yun. At imagine po natin ang ating sa lahat, sa buong sermon po natin ay imagine po natin na ang buhay natin ay parang nandun tayo sa isang tunnel. At kagaya nga po ng sinasabi ko kanina, na lahat tayo ay nakakaranas ng hardships ng buhay natin. Kagaya, ang mga hardships po na yon ay nandyan, regardless kung anong klaseng tao ka. Kung ano man ang trabaho mo, kung ano man ang usa ka ng galing, lahat tayo may pinagdadaan ng hardship sa buhay natin. Ang hardship na yon ay maaaring tungkol sa iyong mga kaibigan. Ang hardship na yon ay tungkol sa iyong pamilya. Ang hardship na yon ay maaaring tungkol sa mga struggles natin sa ating mga trabaho. At mas higit pa, minsan ang ating hardships ay tungkol sa ating finances, sa ating spiritual na buhay, sa ating physical na buhay, o higit sa ating mentality. Kung titingnan natin mga mabuti mga kapatid, na ang yung mga pagsubok na ating napagtagumpayan, ito ay nagbibigay pa rin ng surreal na feeling kung saan maa-amaze pa rin tayo na paano nga ba natin ito napagtagumpayan? Paano ko nga ba napagtagumpayan ito? Napaka-obvious po ng rason kung at dahilan kung paano natin na na-overcome yung ating hardship sa buhay natin. Kagaya nga po ng ating nabasa kanina sa 1 Peter verses 8 to 19 na ang rason o ang bayad para tayo ay nagsusurvive sa mundong ito ay hindi sa pila, hindi sa ginto, kung hindi tayo ay tinubos dahil sa dugo ni Kristo. But with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Mga kapatid, kay Kristo at kay Kristo lamang tayo makakasurvive sa mga nangyayari sa
buhay natin. Sino po ang makaka-imagine na ang buhay natin ngayon dito sa Hong Kong ay pre-COVID na ho? Before COVID na ho? Kung saan ay marami na pong walang mask, marami na pong sa papuntang Low o Lok Machow ay punong-puno na po ng luggage. So yung sumasakay po ng Israelite ay marami na po kayo nakikita ang mga taga-mainland na dala-dala ang mga bagahe. Ito po ang buhay na natin ngayon na kung saan ito yung buhay natin dati nung bago dumating ang COVID. At tanging kay Kristo lamang kaya natin nararanasan ang panahon natin ngayon. Sino po dito ang dumating sa Hong Kong sabi, one contract lang ako. Pero tingnan nyo, ilang taon na po kayo. Kinakalculate nyo na po yung long service nyo. At dahil lamang yan kay Kristo, kaya kayo nananatili dito sa Hong Kong. At patuloy kayong ginagamit ng Panginoon bilang instrumento ng pagpapala niya sa inyong pamilya at sa simbahan ito. Amen. Kay Kristo lang. Kaya, sa mga examples na ating nabanggit ngayon, makikita natin at mag-agree tayong lahat na kaya tayo nagsusurvive sa mundong ito at tayo ay patuloy na binibless at pinagpapala ng Panginoon ay dahil sa kanyang dugo. Hindi lang dapat natin kailangan malaman kung ano yung reason kung bakit tayo nasusurvive. Ngunit kailangan din natin ma-equip, kailangan natin mapaghanda, kailangan natin maalam yung mga mangyayari, yung proper kits o yung mga requirements para mag-survive sa mundong ito. Kagaya nga po ng ating binasa sa yung unang pagbasa at sa ating tawag at ang ating isa sa mga lectionary readings ay dinescribe po sa Acts na kung saan yung mga tools o yung mga kit para tayo mag-survive. Una po ay kailangan natin mabautismo. Ito pong bautismo ay ang bautismo minsan ay na-associate natin sa bagong silang. Ngunit ang pinag-uusapan natin dito ay yung acceptance natin na ang Panginoon ay ang ating tagapagligtas. Itong baptism na ito ay nagre-refer sa bagong version ng inyong sarili na kung saan na ang Diyos ang nagahari sa inyong mga buhay. Kagaya nga po ng nasabi ni John MacArthur sa kanyang libro na Worship, na ang baptism ay parte ng worship. Kaya mga kapatid, hindi separate event ang baptism. Kung posible, ang baptism ay magiging part ng ating worship service. Kaya mga kapatid, at tandaan natin, na bago nag-umpisa ang Panginoon sa kanyang ministry, ay siya ay nabaptized. Mga kapatid, kung sa buhay ng Panginoon, importante para sa kanya ang baptism, ganun din sa atin. What more sa buhay natin? Kaya kung gusto natin mag-survive sa mundong ito, sa tunnel na ating pinagdadaanan, mga kapatid, tayo dapat ay mabaptize. Let us be baptized in the name of our Lord. At sa pagbabaptize natin, mga kapatid, we should repent na tayo ay makasalanan, na tayo ay mahina, at doon natin matatanggap ang gift ng Holy Spirit. Ngunit hindi assurance yung pag nabaptize na tayo okay na ating buhay, na araw-araw Pasko. Hindi po ganun. Again,
makaka-experience tayo ng maraming mga scenarios sa buhay natin. We will experience different sorts of scenarios in our lives na kung saan minsan ay masaya, minsan masakit, minsan aray, o minsan mas masaya. Ang buhay natin ay punong-puno ng sorpresa, kagaya ni Cleopas na kung saan ay biglang nagpakita ang Panginoon sa kanila. Patuloy natin basahin yung ating ebanghelyo na kung saan ay hindi nila agad nakilala na kasama pala nila ay ang Panginoon. Ano kaya ang dahilan kung bakit hiningin nyo na hindi nila na-recognize ang Panginoon agad? Dahil nung pinag-uusapan nila ang nangyayari, sila ay malungkot. At nagulat dahil may isang tao na hindi alam yung nangyayari. Ganun kabigat. Biglang nagulat sila na isang tao hindi alam yung nangyayari. Pero itong tao na to ay ang Panginoon ay nagtatanong ng innocently dahil hindi niya alam. At nung in-explain ni Cleopas sa Panginoon, na sinabi niya, yung pag-asa namin na magkakaroon ng magandang kinabukasan ay tila nawala na dahil namatay ang tinatawag ng Messiah. Dahil inisip namin at they hope that he was the one who will redeem Israel. Sa tingin ko, human nature ang nangyari. Kaya hindi naging na-recognize nila Cleopas ang Panginoon agad. Dahil similar din yan sa ating buhay. Kasi yung tingin niya na magbibigay ng magandang buhay ay nawala, namatay. Kagaya nga po nang nabanggit ko sa sermon last Sunday, 22 years ago since nangyari ang 9/11 bombing sa United States. Ang insidente po na yon ay nag-cause ng libo-libong tao na namatay. At iilan lang po ang nag-survive. Kung titingnan natin at papanoorin natin o babasahin natin ang mga testimonies ng mga naapekto ang pamilya, ang kanilang initial reaction was na ano na mangyayari sa kanila? Dahil yung building na nasira ay hindi tourist attraction. Ito po ay isang building na kung saan maraming nagtatrabaho, libo-libo ang trabahador nandun. At dahil po sila ay nagtatrabaho, sila ay may desire na magbigay ng pagkain sa kanilang mga anak, magbigay ng magandang edukasyon para sa kanilang mga anak. Ngunit lahat yun nawala dahil sila ay namatay na walang kalaban naman. Yung mga pamilya na naapektuhan na hindi nila alam kung saan mag-umpisa, saan magsisimula. Kung paano magpapatuloy sa kanilang buhay. Dahil nga na-shape yung kanilang mga isipan, na-rattle ang kanilang mga buhay. At ganun din yung nangyari kay Cleopas. Nawala yung sense of belief niya na magiging okay ang lahat. Ngunit pinaalala ng ating Panginoon na hindi ba na ang tagapagligtas ay dapat have to suffer and then enter into His glory? Habang nagpapatuloy na nakikwento ang ating Panginoon, ine-explain niya na lahat ng scriptures, lahat ng nakasulat noon ay tungkol sa kanyang pagkabuhay muli. Mga kapatid, sa panahon ng paghihirap natin, it is because of our human tendency or human nature that we, sa gitna ng ating trials, ng ating challenges, ay may tendency tayo na makalimutan lahat ng ating pinag-aralan.
Lahat ng ating natutunan sa Sunday school, sa discipleship classes, sa Sunday sermons, tila pagdating ng pagsubok ay nag-iiba tayo ng anyo. Tila nagbabago tayo ng personalidad. Real talk. Kaya mga kapatid, ang tanging reason kung bakit hindi na-recognize ni Cleopas ang Panginoon, at minsan ganun din tayo na hindi natin na-recognize ang Panginoon, ay because tayo ay nakakloud ng ating emotions o ng ating kalungkutan, o minsan hinahayaan natin na matakpan ang ating buhay dahil sa ating mga problema. At kung titingnan natin sa verses 26 to 27 ng ating Ebanghelyo, ay ipinunto ng ating Panginoon na ang kanyang salita ay buhay. Kaya mga kapatid, kung sinabi niya na ang kanyang plano para sa iyo ay maging mabuti, ang magiging mabuti yon. If His plans for you is to prosper, then you will prosper. If He said that He will bless those who are peacemakers, then He will surely bless you. Amen. Dahil mismo sa sarili niya, inakita niya na buhay ang kanyang salita dahil siya ay namatay at muling nabuhay. Amen. Naalala ko po yung salitang pag dumadating na sa salitang nakakalimutan mo na lahat. Nung ako po ay nagpaklinik sa ating pastor, bigla niyang binanggit yung example na kasi human nature yan, kaya nakakalimutan yung pag-recognize sa Panginoon. Parang ikaw, nung nainlove ka kay Esther, parang nawala, nakalimutan mo yung pangalan mo. Pati biyanan. Yun po, na parang it is our human nature that we forget our lessons in life. Pero mga kapatid, tandaan natin na buhay ang Panginoon. Amen. Kaya huwag natin kalimutan lahat ng kanyang aral. Higit na sa mga panahon ng trials, ng ating pagsubok sa buhay, mas kapitan natin yung mga salita niya. Eh mga kapatid, para mas patuloy tayong mag-move on sa buhay natin at magkaroon ng magandang kinabukasan, ay kailangan natin isik o kundi kailangan natin magtsaga na at i-earn yung nabuksan ang ating mga, na magbukas ang ating, ang mga pintuan ng ating mga puso at damdamin. Nabuksan ito ng ating Panginoon. At tayo ay maging witness. At ma-witness natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Itong magiging witness na ito ay hindi yung napapanood ninyo sa tulpo na kung saan ay may witness na nangyari. At hindi ito yung witness na katulad nung kay Thomas na naging reference last week na kung saan ay gusto niya muna makita sa kanyang very own eyes na buhay ang Panginoon. At ang witness na ating nare-refer ay tungkol sa pag-realize na ang lahat ng mga nangyayari sa buhay natin na magaganda, lahat ng pagsubok na ating napagtagumpayan ay dahil kay Jesucristo, na ang kanyang habag ay kumikilos sa ating buhay. At dahil the very fact that you are here in this church, in this post-COVID-19, at post-9/11 ay dahil siya ay buhay. Amen. Mga kapatid, kung sa ating pag-witness sa kapangyarihan ng ating Panginoon mula sa Old Testament hanggang ngayon, ay tayo ay ma-amaze kung paano ba siya kumikilos sa buhay natin. Hanggang ngayon, na-amaze pa rin tayo na paano kumilos ang Panginoon sa atin. Na He moves mountains for us. Na He turns water into wine. At habang kumikilos ang Panginoon sa buhay natin, siya ay nag-iwan ng marka.
sa lahat ng tao na nakaka-recognize sa kanya. At noong sa panahon na nabukas na ang mga mata ni Cleopas at ng kanyang kasama, biglang nawala naman ang Panginoon sa kanilang paningin. Ano kaya ang dahilan nun? Dahil sa pagkawalan ng Panginoon sa kanila, sa kanilang paningin, bigla namang pumasok ang Panginoon sa kanilang mga puso. Kaya mga kapatid, hindi natin kailangan malaman o hindi natin kailangan magtanong kung nasa ng Panginoon. Hindi natin kailangan magduda kung nag-care ba ang Panginoon. Hindi natin kailangan magduda kung mahal niya ba tayo. Hindi natin kailangan magduda kung nararamdaman niya tayo. Dahil, mga kapatid, nandiyan siya sa inyong puso. He cares for you because He is in your heart. That's why He cares for you. He loves you. Amen. He feels you. And because He is in your heart, kaya mga kapatid, be brave. Mga kapatid, sa ating buhay, sa ating paglalakad, sa ating walk to Emmaus, sa sarili natin walk to Emmaus, maraming mga mangyayari sa buhay natin. At hindi natin mapipigilan yun kung ano mang mga pagsubok ang ating dadaanan. Na kung saan minsan ang pagsubok ay napakadilim, na hindi na natin alam kung ano mangyayari. At tingin ninyo na magsasarado na yung pintuan ng inyong buhay. At sa moment na tingin ninyo magsasara na ang pintuan ng inyong buhay, tandaan natin na ang Panginoon ay nag-sacrifice ng kanyang buhay para makasama niya tayo every step of the way. At tandaan natin na buhay ang kanyang salita. Amen. At most importantly, siya ay buhay. Kaya mga kapatid, patuloy natin tangkilikin o isik na buksan natin ang ating buksan ang mga pintuan ng ating mga puso at damdamin. At dahil doon, panigurado sa inyong pagbubukas ng inyong mga puso at damdamin, andun siya nasa inyong puso. And surely He will always be in your heart and bless you in every walk ng inyong buhay. Mga kapatid, kasama natin ang Diyos sa ating pang-araw-araw na lakad at pagpapalain niya tayo ngayon, bukas, kailanman. Amen.